Hi everyone. For this interview, I invited Miss Supermodel Worldwide Philippines 2024, who is set to represent the Philippines in Miss Supermodel Worldwide in India this coming May. Please welcome Judinel Kasunkad. Hi, Judinel. Kumusta? Hello po, Derek. Okay naman po ako. Kumusta din po? O, ayan. Ito na. Judinel, kailan mo na-realize na pwede ka palang maging model? Derek, bata pa po ako. Lagi po akong sinasali ng teachers ko sa mga Miss Intrams. Ganun po. So, parang doon po nag-spark sa akin na nakitaan ko nila akong potential. Naniwala po ako sa tingin sa akin ng mga teachers ko po. So, elementary pa lang. Opo, grade 6 po. Oo, kasi yun yung mga panahon ng mga Miss United Nations eh, di ba? Yun yun eh, di ba? Opo, opo. Oh, sino pala ang nakadiscovery sa'yo at paano kanya nakilala? Ang nakadiscovery po sa akin si Sir Marco Alison Mejia. Isa po siyang fashion designer. And friend po siya ng pinakapanganay po namin. And noong 2016 po, 14 years old pa lang po ako noon. Gumawa po sila ng isang maliit na modeling production. Nagngangalang Pink Mannequin Production. So, kami po yung pioneer ng production na yun. It lasted for only 3 cycles lang po. Kasi, sadly, Oh. namatay po siya ng Oh, pandemic. sorry. Ano yung designer siya? Yes po. Marco Philip po siya. Pag-designer po siya. Okay. Naku, sad naman. Pero okay naman Opo. kasi ikaw naman, prosigido ka. Nagtuloy-tuloy ka naman, di ba? Opo. Judinel, dito sa mga modelo nating kapwa mo Pinay, sino ang iniidolo mo at bakit siya? Sa akin po si Ate Eloisa Haud. Besides sa pagiging kapwa Lagunense po, nakita ko po kung gaano siya ka-humble. Nakita ko po yung growth niya sa modeling industry. Siya rin po yung naging inspiration sa akin na pagpatuloy sumali sa mga pageant para ma-discover bilang isang modelo. Kasi ano, ang balita ko po sa kanya nung nakilala ko po siya noong 2019, na-discover po siya bilang model nung nanalo siya ng Binibining Laguna. So, I took it as a challenge na kahit ayoko po talaga ng pageantry, may parang may ano po, ayun po yung paraan para mas makilala. Ayun po yung ano, way para mas magkaroon ng maraming connection. Saan ka ba sa Laguna?
Santa Rosa, Laguna po. Ah, Santa Rosa, nako, the land of beauty sa Laguna. Oh, di ba, Yeah. na karamihan, di totoo 'yan. Nandiyan na marami magaganda at gwapo sa Santa Rosa. May artista na nga kayo eh, di ba? Oh. O sige nga, since model ka, di ba? Sino naman sa mga foreign models ang hinahangaan mo at bakit siya? Para sa akin po, si Miss Coco Rocha. Hindi na po Kokorocha. mawawala yun. Yes po. Super laking influence niya po. Tapos, sobrang galing niya po mag-motivate ng mga young models, lalo na po sa Instagram platform niya. So, nagamit ko po yung mga reels niya, yung mga posts niya, yung mga lection niya, para makuha ko po yung national title Na, di ngayon, ba? Miss Supermodel. Mamaya So, pag-uusapan natin yan, di ba? So far, simula nung nagsimula ka noong 2016, di ba? Sabi mo 14 years old ka noon. Ano so far ang pinakamalaking leksyon na natutunan mo sa pagmomodelo? beside po sa pagiging modelo, nag-pageant din po ako direct. Mm-mm. So, yung comparison po nila sa modeling po, natutunan ko po mahalin yung naturang ganda ng isang Pilipina. Sa pageant industry po kasi, lagi po akong nasasabihin, magpagawa ako ng ilong, magpalaki ako ng dibdib. E ang akin po, modelo na nga po talaga ako. So, isang malaking factor po na nag-stick po ako sa natural beauty ko dahil sa modeling industry po natin. Kahit ang standard po ng modeling industry natin is mga Western pa rin. Pero internationally, alam ko po na mas angat ang ganda ng Pinay, ng Asian. Asian talaga, totoo yan. Anyway, Yes po. alam ko naman na marami ka na rin pinagdaanan. Alam ko yung journey mo kahit papaano sa industriya. Siyempre, hindi may iwasan. May mga frustrations, no? Pag hindi ka natatanggap. Paano mo hinahandle yun? Kunwari, nagpunta ka sa casting, hindi ka natanggap. Ano pa, paano mo, anong sinasabi mo sa sarili mo? Una-una po, Derek, binabawi ko yung makain na inano ko. Kasi, Derek, before casting, kailangan pa rin mag-diet, magpapayat. So, una-una po, nag-i-stress eating muna ako. Laman lang, Derek, para bumalik yung health ko. And So, then, pero nasi-stress ka ba? Sumasama ba ang loob mo? Paano ba? Hindi naman po, Derek. Ano po, tinitake ko na lang po yun as a motivation na magpatuloy pa. Kasi naniniwala naman po ako na marami pang next time na tama rin naman po na baka nung casting, hindi pa talaga ako ready, hindi pa ako yung tipong hanap ng designer. So, patuloy lang, Derek. Balik na lang po muna ako sa focus ko sa pag-aaral. Ganun, Derek. Tapos, babangon. Kung kailan may casting, go na po ulit. Pero Ganun lang ito po. na nga, bumawi na ang panahon sa iyo, 'di ba? Kamakailan sumali ka sa Miss Supermodel Worldwide Philippines at pinalad kang manalo ng top title. Ano ang pumasok sa utak mo nung tinawag ka bilang winner? Ay, grabe. Grabe, Derek, yung moment po kasi na Nakita yun. ko yung Sobrang, video, no? Nakita ko yung video ng reaction mo. Tell me that. sobrang Tell me. unexpected po. Sobrang unexpected po talaga. Hindi naman po sa pagbabrag, pero ang ina-expect ko lang po talaga is first runner-up. Talaga? Kaya po nung tinawag, opo, nung tinawag po ako, nag-blurred lang po lahat. Tapos nag-slow-mo yung baksak ng mga konfetti. Ganun po. So, parang that moment po, parang sinabi ko sa sarili ko, finally, na-recognize, nabigyan na po ako ng recognition na deserve ko bilang isang modelo. Alam ko po na marami pang pagkukulang sa akin, sa runway ko, medyo may pagkakalat pa rin po, may halong pageant pa rin, pero nakitaan po nila ang potensyal, tapos nagtiwala po sila sa akin na kaya kong ipanalo ang Pilipinas ulit. So, grabe po yung talaga yung na-feel ko that moment. Honestly, tuwan-tuwa ako nung nakita ko. Kasi syempre, ano po ito, produkto po itong isang model search na sinalihan niya ako and director. Huwag na lang natin i-mention yung model search na yon. Pero produkto po, kaya nakilala ko po talaga itong si Thea. Thea talagang gusto kong nickname niya ni. Eh. Kaya I took this opportunity also since nanalo naman siya to really interview her kung ano na may mga pananaw niya sa industriya. Kasi nga, we are a very misinterpreted, misunderstood industry. So maganda yung ikaw mismo nagsasabi sa kanila. Okay? So, Ateya,
Ano-ano naman ang mga preparations na ginagawa mo para ano pinaghahandaan para sa laban mo sa international competition? Ngayon po, Derek, bumabawi lang po ako sa health ko. Nagkasakit po kasi ako. Pero right after that, babalik ko po ako sa diet. And then, mag-training po ako ng runway together with Derek Nathan de Leon po. And then, more photoshoots po with Velvet Media Inc. So, ayan po. Tapos, balik lang din po sa roots po. Parang kung sino po ako bilang modelo, ayan pa rin po yung gusto kong i-represent yung dahil sa India. Sa Po. India, no? Kailan yan? May 11 po yung final night namin Ah, sa so India. malapit ka na rin pala umalis, no? April, alis Opo. ka na. Oo. Anyway, sige, sige, go, go, go. Baka May 3 po yung Aalis ka flight na, ko. no? Oo. Opo. Anyway, Judinel, nanalo ka na dito, di ba? Panalo. Ikaw na yung Philippine representative. Ano sa tingin mo makakapagpanalo sa'yo internationally? Well, Direk, alam naman natin sa industriya na merong conventional beauty, may unconventional beauty. Ang meron sa ang natatangi sa akin kasi unconventional beauty, Direk. Hindi naman perfect yung ilong ko, hindi naman sakto lang yung height ko pang modelo. Pero niniwala ako na kahit ganito ako, kayang-kaya ko mag-stand out together with the other. Makipagsabayan. Yes po Oo, of talaga, Direk. May course. Oo. kipagsabayan po ako. Kahit katabi ko pa yung mga matatamas ilong, yung mga mas perfect yung body. Kayang-kaya po. Alam mo, As in, Judinel, kasi nakita ko yung pagtsatsaga mo sa industry. Feel ko naman marirewardan ka ng Diyos sa mga pinagdaanan mo, sa frustrations na naranasan mo, and even yung pagtsatsaga mo. Very positive yun, eh, di ba? Yung pagtsatsaga mo, talagang decidido talaga siya sa maging modelo. Di ba? Kasi may height naman. She's 5'8", no? How tall are you now? 5'8 flat po. Hindi 5'8". ako direct, Oo. sorry. Oo. Pinagdaanan, I hope that you will be rewarded with a good one. Of course, all of us Filipinos will be happy na makuha mo yung corona, makuha mo yung title, 'di ba? Kasi ito na yung bunga ng mga paghihirap mo sa industry. Imagine you started at the age of 16. 16 ba? 14. 14 po. 14, 'di ba? 14. So ngayon, ilang taon ka na? That was 8 years ago. You're now 22. Actually, bata pa eh, which is advantageous sa pagiging modelo. Yung lalabanan mo, supermodel worldwide eh. Malaking bagay kasi sa modeling, yung stretch pa ang mukha, maganda pa yung edad, kasi talagang it's a world of beauty. Kaya inuulit, iba kinukulit kita dati, paayos mo na yung skin, paayos mo na. Kasi this is a world of beauty. Di ba? Ganun talaga yon. Anyway, Apo. pagkatapos itong titulo mo, itong national title mo, or kung manalo ka pa sa abroad ng international title, ano na sa tingin mo ang gagawin? So, po bumalik talaga sa modeling lang. Ilalakad ko po ulit yung sarili ko. Babalik po ako sa castings. And then, tatry ko po talaga makapag-work sa mga designers. Rene Salud, Michael Cinco, Francis Ligiran. Ayun Tapos, po talaga yung goal ko. graduate ka na ba ng college? Hindi po, direct. Ay, hindi pa. Second year college po ako ngayon sa Perpetual Health Pero Union. it will be good, and Judinel, that if you can finish your course, if you can finish your course, malaking bagay. Kasi even sa abroad, kung bala kong mag-abroad, minsan tinatanong yan. Tinatanong yan. Kasi syempre gusto nila yung mga modelo nila. Merong patutunguhan Credentials after po. ng Yes modeling. po. Di ba? Kasi hindi natin alam hanggang kailan eh. Di ba? Hanggang kailan ka sa modeling. Apo. Di ba? Hanggat fresh, Apo. sige lang na sige. Tapusin mo. Ay, ko ay advice, tapusin mo yan habang nagmo-model. Kaya naman ni si Eloisa, natapos na. Di ba yung Apo. iniidolo mo dito? So, natapos na siya. Ano na siya? Pero nakakapag mo, kita mo naman, nakita mo naman itsura. Di ba nasa Watsons? Di ba? So, Opo, Derek. Grabe. sana ganun din. Ako ang wish ko, ganun din ang mangyari sa iyo, Judinel. In the future, marami ka pang oras. Maraming pa. Okay? Ituloy mo lang yung pangarap mo. Well, Judinel, di may iwasan. May mga batang tumitingin sa iyo, no? Na talagang nakaano sa iyo, nakatingala sa iyo dahil syempre, role model ka nila. Kausapin mo nga, kunwari may isang bata diyan, kausapin mo nga siya. Anong pwede mong masabi na kasi gusto niya maging katulad mo? Kausapin mo yung batang yun.
una-una po sa lahat, sa batang, lalo na sa batang babaeng makakarinig nito, makakapanood nito, advice ko sa iyo is, magtiwala ka sa sarili mo, pagprosigidihan mo yung pangarap mo, and then, huwag na huwag kang panghihinaan ng loob in terms sa kung ano yung itsura mo. Mahalin mo lang yung sarili mo, maging proud ka sa itsura ng isang Pilipina. Ayun kasi yung magdadala sa'yo, papalayo, or mas papalapit sa pangarap na hinahangad mo. So, ayun lang, huwag na huwag ka talaga. Okay lang, may mga moment of weakness, pero ang importante, babangon tayo. Tapos, magta-try lang tayo na magta-try ulit. Oh, ayun na. Anyway, Judinel, we wish you the best. Personally, as your director in the modeling competition you entered before, I'm very proud. Tapos sumali ka pa nung huli sa Miss Subaraw, di ba, sa Puerto Princesa. Na-direct din kita doon. I'll always be proud here. Kung ano may na-achieve mo. Naku, ang puso ko ay talagang pumapalakpak na ganun. Kasi syempre nakasama kita eh. Nakatrabaho kita. Sa lahat naman nakakatrabaho, pag may na-achieve, masaya ako. Di ba? Ganun lang yon. Tapos sige lang, pursige lang ng pursige. Di ba? Kasi later on, ma-achieve mo rin yung mga pinapangarap mo makashow. Di ba? So Opo. ayun. Niwala po ako doon. Ay, naman. Dapat maniwala ka lang palagi. Okay? So, inform mo ako Opo, pag doon. umalis ka na para naman mabigyan kita ng words of wisdom bago ka umalis. Opo. Okay? Yan po si Judinel, ang ating Miss Supermodel Worldwide Philippines 2024. And she is set to represent our country in India on May 11. So, best wishes of luck, Judinel. Thank you po, Direk. And Maraming always, maraming salamat. God bless you. Say bye-bye to everyone. Bye, everyone.